Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. Truly appreciated and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for November 5 to 11. Unahin natin muna ang trinkets. We have the G-Clef. Napakaganda nito because this is about new beginnings. There are positive changes na maaaring mangyari sa buhay ninyo. And this is also about peace and tranquility. So, maaaring yung mga pagbabagong ito na mangyayari sa inyo, no? Yun ang magpapaganda ng inyong pakiramdam, no? May mga bagong simulain, may mga fresh start na nakakaharapin kayo dito, Aquarius, that is going to, ano, to give you tranquility and peace, no? Magiging magbabagong buhay, may bagong simulain dito, and magiging matahimik, magiging mapayapa na ang inyong pakiramdam dito, no? So we have bicycle, ayan, so there's going to be hard work ahead of you. Maaring yung mga positive changes na yan, ano, you need to, or it may require you to work harder, it may require you to do more effort, no, para matupad ninyo yan, or para maisakatuparan ninyo yan, no, mangyari, kung naman ang pagbabagong yan. So we have the star, ayan, so with those positive changes, wala kang problema. You will be divinely guided, no? You will provided with guidance, ano, intuitive messages dito, no? In other words, talagang gagabayan kayo ng Panginoon dito on how you're going to navigate these changes sa buhay ninyo, no? So, that's nothing to worry about. We have love, ayan. This is the time na focus ninyo siguro dito, self-love. Yun na ang napipick up dito, no? Aquarius, maaaring may mga learnings kayo ngayon sa buhay na talaga namang aanuhin ninyo ngayon. You're going to do some kind of adjustment, no? Na instead na mag-focus muna kayo sa pag-ibig, pagmamahal para sa ibang tao, you're going to focus on self-love sa ngayon. Yun ang aking napipick up dito. Maari din naman, ang iba sa inyo dito is going to, ano, to fall in love, no? Around this time, maaring ano din, nai-inlove kayo ngayon. Maari din na magpapasok ang iba sa inyo dito sa love and romantic relationship. That could be the case as well for some of you. Spirit guide. Ayan. So, speaking of guidance dito, bibigay sa inyo ng divine. Look at that. Hindi lang ang divine ang magagabay sa inyo. But also, your spirit guide is trying to connect with you at this time para gabayan ka. No? So, maaaring meron pinapadalhan ka din niya ng mga messages through your dreams or through symbols, through, ano, through signs, no? May pinapadala sa inyo, trying to connect with you na gagabayan ka niya. Gusto ka niyang gabayan, no? What else? We have justice. You're getting what you deserve dito, no? Aquarius, this is also karma, no? This is also a time for karma. Karma is at play. Kung ano yung kind of, ano, of vibration, of energy na pinot out ninyo into the universe in the past, that is exactly what's coming back towards you sa ngayon, ano? Matutulungan ka nito na maibalik ang balanse sa buhay ninyo, maibalik ang order, no? Ang sistema, ang magandang sistema sa buhay ninyo. So, this is really beautiful. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. For Aquarius, we have follow your dreams. And this is a reminder for you, no? Na kahit meron na kayong established na karera ngayon, kahit meron, masaya na kayo sa trabaho ninyo, sa career ninyo, you know, don't forget to follow your dreams. Still, no? If you are still committed to your dreams, if you are still hanging on to your dreams, do something about that nasa ngayon. Kasi maaring there are opportunities and possibilities around you ngayon. Maaring kumakatok na sa inyong Aquarius that is going to give you an opportunity para kahit papaano makapagsimula ka, no, ng practical steps dito para masundan mo or para makalapit ka doon sa iyong mga pangarap, no? So maybe conditions are perfect na sa ngayon, ano, para simulan mo din follow ng iyong mga pangarap. Leadership. Ayan, so there's going to be some
leadership role dito na maaring maibigay sa inyo, Aquarius. Maaring mapopromote ang iba sa inyo dito. Or maaring nandun ka na, no? Maaring you are a leader na talaga ng isang grupo, isang departamento, or leader ng isang institusyon, you know. Depende sa inyong sitwasyon. But, you know, it feels like to me as well na this is a reminder for you, no? Na to use your power, no, being the leader, use your power na makakapag-create ka ng mas magandang pagbabago sa buhay ng maraming tao. Makaka-inspire kayo, makakapag-touch kayo ng other people's lives dito, no? Nang mas makakapagpasaya ka, yung mga ganun ba, ng mas maraming tao. Using your power, no? We have compassion, we have double nine. So, I suggest po, please look up for the meaning of double nine, no? For more guidance. Ang iba sa inyo dito, maybe, is going to be very compassionate, no? Very compassionate. It could also be that you are a very compassionate leader, no? Aquarius, maaaring ganun din ang inyong katangian talaga, no? And maybe there are people that are going to come towards you sa ngayon, lalapit sa'yo. Maaari talaga din, no? Nilalapitan kayo ng maraming tao to ask for help in any way, to ask for your compassion, to ask for your kindness, guidance, no, kung ano pa man ang tulong, and maaaring kayo talaga ay very open to that. Maaaring you are very generous of your time, of your resources, of your ideas, of anything that you have, no, kaya maaaring kayo yung talaga nilalapitan ng mga tao when they need some help, no? So, what else? For Aquarius, we have justice. Ayan, so, justice, and we have another justice dun. Look at that, diba? So, talagang maaaring magiging maayos na ang lahat sa inyo sa ngayon, ano? Babalik na ang order, babalik na ang sistema ninyo, babalik na yung kaayusan sa buhay ninyo, dahil meron tayong positive change din, diba? Magiging maayos na ang lahat sa inyo dito. Kaya naman, alam mo yun, may tranquility dyan, diba? May peace. Magiging na kayo, maaaring, ang nabipick up ko rin dito, maaaring ang iba sa inyo, meron kayong ipinaglalaban sa korte, no? Maaaring you are dealing with the court system around this time then. No, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates po, Aquarius. But some of you dito, no, meron kayong pinaglalaban sa korte, and maybe you are getting the results na, you are getting the verdict na ngayon, the decision of the court, and kung ano man yun, no, na desisyon, yun ang magpapabago ng buhay ninyo. That is going to change your life, the course of your life for the better, no? Because maaring ang desisyon ng korte dito is in your favor. When you get the justice card sa reading, no, it says dyan na magiging kung meron kayong pinaglalaban sa korte, that is going to be in your favor kung ano man ang magiging resulta. So, maaaring yun ang ganap dito, and that is going to give you some tranquility na may peace of mind na kayo, magiging maayos na ang lahat. Kumbaga, parang mabubunutan na kayo ng tinik sa dibdib, no? Parang ganun ang sitwasyon. And you are getting what you deserve dito. Kung ano ang para sa'yo, yun ang makukuha mo. Yun ang marireceive mo. We have Seven of Swords, Aquarius, and so this is the energy of the liar, cheater, and stealer, no? So, kung ano man ang meron kayong valuables, make sure that pag-ingatan ninyo yan, okay? Keep it close to your heart. Mga ideas ninyo, mga pangarap ninyo, don't share it with other people right now until you are ready to roll them out. Until it is ready na simulan nyo na or tuparin nyo na, no? Don't share it with other people. Be careful also with your valuables, no? Tangible valuables. No, pag-ingatan din nyo yan, mga bagay, kayamanan, investment, pera, whatever it is, no, na mahalaga sa inyo, pag-ingatan nyo din yan, because you never know kung sino yung nasa paligid ninyo, kung mapagkakatiwalaan o hindi. So, hindi ninyo malaman, diba? So, mag-ingat na lang, be careful, be vigilant, and be a keen observer, okay?
What else? We have Six of Swords. Napakaganda ng Six of Swords because you are moving from troubled waters to calmer waters. So talaga magiging maayos na ang lahat. Maaring merong kaguluhan, may mga chaotic situations dito sa buhay ninyo recently or in the past. And, no, ang ganda nito because you are heading towards your happiness na dito. You are heading towards your happiness, your peace, harmony, and magbabagong buhay na kayo dito, no? So, maari talaga na kung ano man ang resulta ng justice energy na to sa buhay ninyo at this time, Aquarius, you know, ito na yung magdadala sa inyo patungo doon sa positive change, sa pagbabago, no? Matatanggal na kayo ng tinik sa dibdib, maaalis na sa buhay ninyo ang kung ano man ang hindi. Kung ano man yung hindi na nagsiserve ng iyong highest good dito, you are moving away from that, no? Kung ano man ang toxic situation na to, kung ano man yung hindi na masaya or hindi na nakakapagpasaya sa inyo ngayon, you are moving away from that, no? You are removing yourself physically from that as well, kung ano man ang sitwasyon na yan. And patungo kayo sa kung saan mas magiging masaya na kayo, makakapagbagong buhay, bagong pag-asa, and mas magiging ano kayo, safe and peaceful ang inyong pakiramdam. So, good luck! And that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.